steps para ikaw ay maging full-fledged driver. Yes, narinig niyo po yun. Kaya kung kayo ay naghahangad na pumunta rito, pakinggan nyo ang aking vlog na ito. Magbabalik po ang kabayan nyo dine sa Canada. At ngayon ibabahagi ko sa inyo ang sistema ng pagmamaneho dito sa Canada. Alam nyo ba na 5 driver na app na dumaan sa aking pagtuturo at gabay? Panoorin nyo po ang vlog na to at bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano ang isang tao na gustong mag-drive ay makakakuha ng lisensya dito sa Ontario, Canada. Boom! Ito po ang kailangan nyo malaman at maintindihan. Napakaganda ho ng driving system dito sa Canada. Unang-una, meron po tayong tinatawag na Graduated Licensing System. Yes, GLS. Graduated Licensing System. Kumbaga may steps para pong graduation, like 1, 2, 3. Tatlong steps para ikaw ay maging full-fledged driver. Yes, narinig niyo po yun. Kaya kung kayo ay naghahangad na pumunta rito, pakinggan nyo ang aking vlog na ito. At mamaya, i-reveal ko sa inyo yung kung ilang beses akong bumagsak sa aking driving test nung ako ay dumating din eh, nung 2011 sa Canada at bakit ako bumagsak. Sabi ko sa inyo, i-comment nyo kung hindi ko makover dito sa aking vlog na ito ay malamang sa ibang vlog makikita nyo. Yeah, puntahan na po natin ang tinatawag na Graduated Licensing System. Ito ay kung saan ang una, sa unang pagkakataon na ikaw ay bagong driver, kailangan ikaw ay makapasa sa tinatawag na written exam. At kapag nakapasa ka doon, pwede kang tawaging G1 driver or student driver, G1. Eh, ano naman po yung mga exams na kukunin mo dito? Aba, alam nyo gahon na hindi kadalian, hindi masyado madali. Yes, para sa mga hindi nagbabasa at mga hindi naghahanda, mahirap pumasa sa written exam. Pero kung handa ka, nagbasa ka, mayroong handbook, lahat ng mga tanong sa test ay nakikita sa isang handbook mula sa Ministry of Transportation ng Ontario Government dito sa Canada. So kapag nagbasa kayo, walang mahirap. Kapag inilagay niyo sa utak niyo at ninamnam ninyo, well, madaling magsagot ng exam. Dalawang klase ng exam. Isa ay may kinalaman sa mga road signs. Halimbawa, yung nakikita ko ngayon, what is that? Curve. Yeah, that means you're approaching a curve. Kung stop sign, traffic sign, lahat ng mga road signs. Yan. Construction, may stop sign, may traffic lights. Yung mga na makikita nyo sa daan, it's all about road signs. At ang pangalawa ay tungkol sa batas. Halimbawa ng batas ay pwede bang magmaneho ang isang driver kung siya ay may alcohol at anong level? Yan, malalaman po natin yan sa handbook ng MTO. Pero bago, warning para sa mga bagong nagtadrive, G1 and G2, no tolerance, zero tolerance tayo sa blood alcohol content, BAC equals zero. Pero kung professional ka na, G like me, I can have something like 0.08. Sabihin na natin parang isang beer. Yeah. No, I'm not saying you can drink while driving. Nope. Kaya dito, timpi-timpi ang mga driver. Talagang maingat po. Pagka ang driver dito ay magdadrive, alam na magdadrive, hindi makainom ng marami. Katulad ko. Yeah, that is G. Pumasa ka sa written exam, pwede ka na magdrive. Yes, pwede. Ang tanong, kailan ka pwede magdrive? May mga oras na pwede ka mag-drive at ang isang mahalaga doon,
lagi kang may katabi sa iyong kanan sa passenger side na G license driver na kung saan ay 4 o mahigit pang taon na nakapagdadrive bilang G license. That is G1. At may mga limitations ang G1 driver. Halimbawa sa gabi, from dusk to dawn, hindi ka pwede mag-drive. Hindi ka pwede magsakay ng mga bata, ng mga minor, ng mga children, ng mga limitations. Kaya naman, pagkatapos ng isang taon, natuto ka mag-drive. Medyo gumagaling-galing ka na dahil sa gabay. At turo na katulad ng professional driver na katulad ko. Sa loob ng humigit-kumulang na isang taon, pwede na kayong mag-apply at mag-apply for driving test. Yan, ibig sabihin, parang sinasabi nyo na handa na ako mag-drive na mag-isa. Pero subukan nyo ako, challenge me. So, you can get your exam. Ayusin natin ang camera. Driving test ang tawag dito. Kapag ka nakalusot ka, pumasa ka sa driving test, G2 license ka na. Yun! Pwede ka na magmaneho. Kapag ka nakuha mo lisensya mo, pwede ka na magmaneho. No, as soon as you pass, bibigyan ka ng temporary license, pwede ka na magmaneho na kahit walang G driver sa tabi mo. Yes! Ano ang limitation mo? Wala masyado kung anong klase ng daan na pwede mong driving, super highway, highway, regional road, pwede mong i-drive yan. Pero ang limitation mo, depende kung gaano ka katanda. Kasi kung 21 or younger, meron kang restriction on how many passengers you could have. And meron din limitation sa pagdadala ng passengers, lalo na kung mga bata ang sakay mo. Kaya ingat-ingat po, i-check nyo po sa Ministry of Ontario handbook kung ano ang mga limitation ng mga G2 driver. But basically, as G2 driver, you can drive all roads in Canada. Wow, G2. For 1 year na kayo ay G2 na, eto na, ang pinakamatindi, ang pinakalubit, katulad ko, G driver. After 1 year, you can now exit your G2 by challenging the driving test again. At alam nyo ba, sa kwento ng kaibigan ko, ang bigat palang pumasa sa G driving test. Bakit? Abay, napakahigpit ho talaga. Kumbaga dapat perfect. Kung loong G2 sila'y pumasa ng medyo may konti pang leniency, I think mas mahigpit ang G driving test. At ang isang feature, main feature ng G driving test ay ang pagdadrive ng driver sa main highway, malaking highway, na kung saan ang examiner, ang isang nakita kong pinakakaiba sa G driving test ay yung sasabihin sa inyo ng examiner na okay, change lane to the left, change lane to the right, change lane to the left, to the right, to the left, to the right. So, talagang matetest ang driving skills ninyo. Pero sa G1, para maging G2 ka, ito po basic. At ito pinasahan ng marami sa mga ginabayan ko. 3-point turn. Alam niyo ba yun? Parallel parking. Downhill parking. Uphill parking. And reverse parking. Yan, common po yan sa mga ipinagagawa during your G1 going to G2 driving test. At marami po ang sumasablay dyan. Abangan nyo po ang sekretong isishare ko sa susunod kong vlog kung paano ang mga ginagabayan kong mga driver ay madaling nakapasa. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. I-like nyo ang aking vlog kung nagustuhan nyo. Kung hindi naman, okay lang din. I-share nyo, lalo na mas maganda. At mag-subscribe kayo sa akin. Pindutin nyo ang notification bell kung nasaan man to. That was dangerous. At para ma-alert kayo sa susunod na mga vlogs ko. Ito po ang kabayan nyo, Dini sa Canada. Boom!
At meron akong tanong sa inyo, ilang beses bumagsak ang kabayan nyo din sa Canada sa kanyang driving test noong 2011?